up mga ka-upsipe? Good morning sa inyo lahat. Alas 6 ng umaga. Medyo late kami ngayon. So, mga ka-upsipe, tuloy-tuloy lang. Happy 3 months sa amin sa pagiging consistent sa araw-araw namin ginagawa. So, mga ka-upsipe, pinahantay ko lang si Jerry ko. Bali, magpapatuloy kami. Papunta na kami sa court. Si Jerry ko, dribble. Grabe talaga. Pati sa paglalakad, nag-iisip ng paano siya tumira. So mga ka-upsipe, samahan nyo kami. Papunta na kami sa court. Tara, let's go. So mga ka-upsipe, nawalan kami ng gas. Gusto lang namin guys sharean kung gaano dito kasimple. Sobrang simple dito sa probinsya. Kaya ito, kain-kain lang si Jerry ko ng saging. Kahit mukha na siyang unggoy. Joke lang. Kain-kain lang si Jerry ko ng saging. Simple lang ng buhay dito. Klasti bata yun. Nag-aantay kami ng ano, sa Petron. Antay kami ng gas. Ubusan kami ng gas. Pakita mo yung Petron, bali. Oh, may Petron dito. Bayan ng Mulanay. Mga ka-upside, 7-11 din dito. Teka, labang kukwentuhan muna namin kayo. Bali, ano ba napagdaanan mo sa tatlong buwan? Ano ba yung mga hirap na napagdaanan? Ano, mahirap. Kahit mainit, nag-ensayo kami. Basta hindi lang masayang yung araw na hindi kami nakakapag-ensayo. Tapos, yun din. Kahit na ulan, nag-ensayo din kami. Hindi lang natin nabablog, no, buddy? Siguro kapag nabablog natin yung mga umuulan, sobrang init, siguro mas lalo sila ma-inspired, no? Kasi, ano, mga ka-upsipe, ano, hindi namin iniisip kung... Pag iniisip nyo kasi yung negative na bagay, kunyari, mainit, itim kayo, umulan, magkakasakit kayo, di ba? Siguro tinutulungan namin yung katawan namin. Di naman as in talaga ano, nagpapaulan kami at tas nagpapatuyo kami ganun. Di, diretso ligo agad, diretso dagat kami noon. Kapag nabasa kami ng ulan, diretso dagat kami. Tapos pagka ano namin sa dagat, inom kami agad vitamins. Nagba-vitamins kami dalawa, sinasabi namin. Tapos Pukari. Gatorade ganun, baka naman. So, ayun. Lagi kami nagpapa-condition. Tapos, sobrang hirap kasi tuwing gabi, papaisip kami. Umaga tapon kasi kami, titraining pa kami sa hapon, minsan naglalaro pa kami. Tapos kapag ano, workout kami, buhat kami, ganun pag sa hapon. Sa lahat, umaga tapon kaya namin. Pag wala sa hapon, banding, ganun, usap. So kapag paggabi na, syempre, di naman ako dito habang buhay, di ba? Di naman talaga kasi ako taga dito eh. Tapos, so lagi ko sinasabi kay Jerry ko na sulitin niya yung mga araw. Cherish every moment, di ba? Kumbaga, di natin alam kung kailan ako uuwi, kung kailan kami mag-iwalay. Basta lahat, tinuturo kay Jerry ko. Turo ko sa kanya, yung pagiging disiplinado, determinado. Kasi yun yung susi sa lahat. Tapos, sa gabi na sinasabi nga namin na nakakaiyak kasi di namin, para kaming bulag, hindi namin alam kung hanggang kailan darating yung ano. Para kami naglalakad sa madilim, bulag nga eh, di ba? May bulag mo nakakita. Hindi namin alam, nangangapa kami kung kailan darating talaga yung opportunity namin. Pero nakikita namin talaga yung improvement namin. Sobra talaga laki na iniimprove namin. Sobrang laki talaga ng improvement namin, lalo na sa shooting namin. Tapos, yung mga finishing namin, talaga pinupulido namin. So, mga ka-upsipe, hanggang dito na lang muna yung pagkukwentuhan natin. So, diretso na tayo sa court. Tayin lang namin yung pagpapagas. Let's go! Let's go! So, mga ka-upsipe, gusto ko lang kayo bigyan ng isang motivation. Gusto kong pagiging consistent sa huwag kayong
mapanghina ng loob mo, wala ng pag-asa, lalo na pag may pangarap kayo. Bilang isang kabataan, pag may nagda-down sa inyo o pumipigil sa pangarap nyo, huwag nyo isipin yun. Isipin nyo na patunayan nyo sa kanila na mali sila na iniisip. Prove them wrong. Kasi alam ko, lahat ng tao, lahat ng nangangarap is darating din yung tamang oras. Magpatuloy lang kayo. Huwag kayong magsasawang mangarap. Kaya magpipray kayo lagi. So yun lang, being consistent. Isang malaking susi yun para maging success. So, yun, magandang umaga mga ka-upsipe. Dito na kami sa court. Yung content natin ngayon is paano yung mga counter sa misdirection, separation. So ano-ano yung mga pwedeng gawin kapag nadepensahan tayo sa paggamit ng misdirection. So itong content na to, may matututunan kayo dito kung paano o i-beat yung defender kapag nadepensahan kayo para ma-counter nyo yung defender nyo. Okay? So guys, panoorin nyo to. Let's go! So, ito yung misdirection counter. Ito yung tuturo ko sa inyo kapag nadepensahan na kayo o nabasa na kayo sa ginagawa nyo misdirection. So guys, ito yun. Tara! So, kapag nag-crossover tayo, tapos nag-1-2 tayo, nakasunod yung defender, pwede natin siyang hit. Pwede natin pasahin yung crossover, tingin ko, in out. Ka-upside, lagi nyo tatandaan na always read the defender kung anong ibibigay sa inyo ng depensa. Tsaka nyo dun i-apply yung move. Tapos, yung sa counter natin is left and right nyo gawin. Pwede nyo sa left and right. Okay? Next natin mga ka-upside is ganun, diba? Between the legs tayo, diba? So between the legs, counter natin. Between the legs. Sorry. Okay. Between the legs, cross step. Go. Stop. Tira. Okay? Fake nyo lang na kumari kayo si tira. Okay. Go. Kasama mo yun, man. Ito! Isa pa ako. Mga ka-upside, next natin, diba? Is between the leg misdirection. Between the legs. Okay? Between the legs. 1, 2 Main naman, between the legs natin. Okay, between the legs. Okay. So mga ka-upside shot natin para mas gumanda. Okay? Lagi mo tatanda. Between the legs, lagi kang mag-slow. Quick ka dito, quick, slow. Okay. Yan, go. Magaling ka dito. Magaling dito. Go. Okay. Go. Mag-1-2 ka para. Shout out mo lang dito. Hindi ka naman nag-cross step. Diba? Dapat. 1-2, diba? Okay, good. Go. Benta mo pa. Kailangan dapat dito. Go hard. Actual.
Punch mo pa. Good. Good, nice. Mga ka-upside, yung pang-last natin is behind the back, diba? So, ito yung mga counters sa behind the back. Misdirection. So, diba? Behind the back tayo. One, two, side step. Okay? So, dito tayo. Question. Tapos. Mga ka-upside, lagi nyo tatandaan na laging quick muna sa first move. Quick, slow. So guys, doon natatapos yung misdirection counter move natin. So huwag nyo kakalimutan guys na like, share, and subscribe nitong channel na to kung nakakatulong ako sa inyo. So maraming maraming salamat. Hoopside Mentality Family. Let's go! So mga ka-hoopside, dahil grabe yung suporta nyo sa amin, maraming maraming salamat. Pa 400 subscribers na nga pala kami sa YouTube and 315 plus na yung like and follow namin sa Facebook page. So mga ka-upside, mag-shoutout kami. So sino guys, shoutout kay Mark Anthony Eglas Bayoka, shoutout kay Melchor Villanueva, shoutout kay Alexander Flores, shoutout kay Israel Reyes, kay Rans Arol Lubay, shoutout kay John Paul Garcia at kay Alex Portes Astrillas. Salamat sa suporta guys. So, yung mga tao na yun, sobrang sarap sa feeling kasi sinusuportahan nyo kami. So, mga ka-upside, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin. So, yun lang.